At dahil tanghali na nga mga mare, ay magluluto na naman tayo ng pananghalian. Mamartilyuhin ko nga ang mga baon na to at ito ang panggagatong ko dahil marubrub naman ito, sa Tagalog ay maliyab siya. Gustong gusto ko nga itong panggatong mga mare kasi napakabilis niyang makaluto. Ang lakas kasi ng apoy pag ito yung pinanggagatong ko kaya naman nakakaluto ako kaagad. O ayan, tingnan nyo ang lakas ng apoy niya, mas malakas pa siya Shelaine. At syempre mga mare, hindi kami nawawala ng panggatong dito sa Maykalan namin. At habang ako ngayon nagluluto mga mare, ay naiintrigi ako sa prutas na ito. Ano nga ba ang tawag dito sa prutas na ito? Marami nga ito mga mare sa kapitbahay namin. Hindi ko nga ito pinapansin kasi baka akala ko ay lasa nito. Akala ko nga ay duhat ito nung una mga mare, pero hindi pala ito duhat. Ito ay igot daw pala. Masyado nga akong naintriga sa prutas na ito kung ano bang lasa na ito. Lalagyan ko muna ng asin para naman magkalasa. Pagkatapos ko nga nilagyan ng asin mga mare ay inalog-alog ko muna para naman dumikit ang asin sa balat ng prutas na iyan. At dahil Ilocano ng Durbab nga ako, titikman ko kung anong makikita ko na itong prutas na pwedeng kainin. Kung nasa tabi ko lang siguro mga mare, ang tatay ko ay sasabihin na naman akong durbab niyan. Sasabihin ng tatay ko mga mare, nakadurdurbab ka, talamakan mo. Talamakan nyo, agturis-turis kay ditag, sakit datatsan nyo. Ayan na naman ang sasabihin niyan sa akin, padigurado. Nalaman ko nga mga mare na ang dami palang tawag nito sa iba't ibang lugar itong igot na to at ito ay pampalow blood din pala ito. Mabuti na lang mga mare at meron itong prutas na to na kinain ko dahil high blood na naman ako. Sino ba namang hindi ma-high blood pag walang pera, masakit sa ulo. Naghiwa-hiwa na nga ako mga mare ng pangrikado. Ayan, bawang na pampabangsit ng sangaw at saka sibuyas na pampautto. Magpapaksiw nga ako ngayon mga mare kaya naman yung tinaddad ko kaninang mga rikado ay nilagay ko na sa ibabaw ng isda, yung bawang at saka sibuyas. Nilagyan ko na rin ito ng suka at saka ng konting tubig at pampalasang magic sarap at saka ng konting asin. Pag ako ngayon nagpapaksiw ay nilalagyan ko ng kaunting mantika para naman nagmamantika ang sabaw niya. Nang maluto ko na nga ang kanin ay isinalang ko naman itong papaksiwin ko. Kaunting kulo lang to dahil maliliit naman ang galunggong. Ay kaunting kulo lang, ilang minuto lang ay pwede na itong hanguin. Luto na nga itong pinaksiw ko na isda mga mare, kaya naman hahanguin ko na at ipiprito ko naman ang kalahati nito. Masarap kasi ang galunggong na prito, yung crunchy crunchy mga mare, kaya nagprito naman ako nito. Mayroon nga kaming tirang papaya kahapon, kaya naman binalatan ko na at kakainin namin, sayang naman kung mabubulok lang ito. Masarap kasing kumain mga mare pag may prutas na kasabay na panghimagas, kaya naman itong papaya na to, paborito ito ng anak ko. At ito na nga, naihanda ko na ang kakainin namin. Tara, kain mga mare! Pagkatapos nga namin kumain mga mare ay pinatawag kami ng teacher ng anak ko para daw pirmahan ang mga cards nila. Habang naglalakad nga kami mga mare ay kukunan ko itong araw-araw naming dinadaanan na may nitso dito sa may daanan. Sanay na nga mga mare ang mga tao dito, kahit gabi ay dumadaan yan dyan, hindi sila natatakot. Mamamangha ka na nga lang sa lalaki ng mga bato dito, ang lalaki ng mga bato dito parang kasing laki ng building. Ipapakita ko nga sa inyo ang may malaking butas dito, yung malaking butas na yan, dyan nila nilalagay yung bao para gawing uling. Pagkatapos nga nilang koprahin ang nyog mga mare ay hindi nila itinatapon ang bao dahil pwede itong gawing uling. At ang balat ng nyog naman ay hindi rin nila itinatapon ito kundi ginagawang pampausok sa lamok kapag maraming lamok. At dito nga po nila pinapausukan yung mga nyog mga mare para matanggal ang laman sa baon niya bago nila ito ibenta. Napakaraming ang paggagamitan ang puno ng nyog mga mare, pati ang bunga, napaka-useful naman talaga ito mga mare. Kaya naman kung makikita nyo dito sa amin ay puro mga kabukuhan o kalubihan kung tawagin. Pinupulot nga lang namin mga mare ang nyog na panggata namin. O diba napakatipid na, samantalang kung bibilhin mo ay umaabot ng 30 pesos ang isa. Napakaganda nga ng tanawin dito mga mare, lalo pag umaaraw napakapresko rin ng hangin at napakaberde ng mga dahon. Ipapakita ko nga pala sa inyo mga mare ang araw-araw namin dinadaanan na balon. Ito nga pala yung pinagkukunan nila ng tubig araw-araw dito sa may malapit na mga kapitbahay. Ipapasilip ko nga sa inyo ang loob ng balon na to, baka mamaya makita natin dito sa sadako. Pati ako natakot nung dungawin ko, baka mamaya biglang magulat ako na nandyan si Sadako biglang lumabas.
At hindi nga naman ito nauubusan ng tubig ang balon na ito mga mare kahit panay sila ikid dito. Kaya lang minsan ay nakakatakot baka mamaya may mahulog na bata rito na hindi naman makita. Natapos ko na ang pirmahan ng cards ng anak ko, buti na lang hindi ako na high blood dahil kumain muna ako ng igot. Kumain nga muna ako ng igot bago pumunta doon at baka mamaya high blood din ako sa makita kong grado ng anak ko. Awa ng Diyos, hindi naman dahil pinagbabasa ko siya araw-araw. At ito na nga, nakauwi na nga kami mga mare, ito na yung mga lubi na sinasabi ko sa inyo.